Ang pangalipusta sa Islam at sa mga pinaniniwalaan dito, kasama na rito si Allah, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Quran at iba pang mga pinaninindigan dito ay nagaganap na kahit noong una pang panahon. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasama ay nakaranas ng iba't ibang mga uri ng pangaapi sa pananalita at pisikal na pananakit at paniniil. Sila ay minura, sinaktan, kinamkam ang kanilang mga yaman, siniraan at sukdulang sila ay pinapatay dahil lamang sa kanilang pananampalataya. Noong mga panahon ng krusada sa Middle Ages, ang mga Muslim ay sinisiraan din at tinatawag bilang mga antikristo at may layunin na sakupin ang buong mundo upang ipalaganap ang katuruan nila. Hindi na nakapagtataka na ang mga nagpasimuno ng mga paninira na ito ay ang mga ninuno ng mga imperialistang bansa na kalaunan ay sumakop sa mga bansang Muslim. Ang Islamophobia ay laganap din sa Pilipinas dahil ito ay ugali na minana natin sa mga Kastila na galit sa mga Muslim. Dahil sinakop ng mga Kastila ang teritoryo ng mga Muslim sa Europa, ang Al-Andalus, na kalaunan ay tinawag nilang Espanya. Ang pangaapi na ito ay nagpapatuloy hanggang sa panahon natin ngayon at ito ay ginagawa nila sa katuwiran ng malayang pamamahayag at pagsasapubliko ng saloobin. Noong January 2015, dalawang magkapatid na terorista ang sumalakay sa opisina ng Charlie Hebdo sa Paris, France at sila ay nakapatay ng 12 katao. Ang Charlie Hebdo ay isang French satirical weekly magazine na ilang beses naging target ng pagsalakay ng mga terorista. Ang Charlie Hebdo ay hindi rin natin masasabing inosenteng biktima dahil ito ay nakikilala sa patuloy at paulit-ulit na paglapastangan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit ang malaking tanong sa usapin na ito, marapat bang umabot ang pagmamahal ng sinumang Muslim sa sukdulang tayo ay papatay nang nangaalipusta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o anumang pinaninindigan ng Islam? May tatlong usapin na dapat nating linawin upang malaman natin kung ano ang dapat nating magiging tugon. Una, paano ba dapat mamahalin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pangalawa, paano tumugon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga pangiinsulto sa kanya? At pangatlo, maaari ba tayong maglagay ng batas sa sarili nating mga kamay? Ang dahilan kung bakit minamahal ng Muslim si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ayon sa sinabi ni Allah, sino mang sumunod sa sugo ay sumunod din kay Allah. Ukol naman doon sa mga tumalikod ay hindi ka namin isinugo sa kanila bilang tagapag-ingat. Ang mga Muslim ay sumusunod at nagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil siya ang ginawang instrumento ni Allah na malaman natin ng ating mga dapat paniwalaan at gayon din ang malaman natin ang mga gawaing pagsamba sa relihiyon na ito at kung ano ang ipinahihintulot at ano ang ipinagbabawal. Nababanggit ang mga ito sa Quran, subalit ang mga ito ay higit na nabibigyang linaw sa sunna o kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dumarating sa atin mula sa mga ulat sa mga hadith. Paano tumugon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa insulto? Siya ay tumugon sa iba't ibang mga paraan. Sa ilang pagkakataon, siya ay naging mapagpaumanhin at naging dahilan pa ito na ang mga taong nangiinsulto sa kanya ay yumakap sa Islam. Sa ilang pagkakataon naman ay nagpataw siya ng parusang kamatayan. Tulad ng nangyayari kapag ang isang kaalyado niyang tribo ang nangiinsulto sa kanya na nakakaapekto sa buong bansa. Na ang pangiinsulto na ito sa kanya ay hindi ang mismong dahilan ng pagkakapataw ng parusang kamatayan, pagkos ang tunay na dahilan ay ang pagtatraidor ng kanyang mga kaalyado na ito sa kanya at hindi ang pangiinsulto lamang sa kanya. Totoo at hindi natin itinatanggi ang mga kaganapang ito sa kasaysayan ng huling sugo ni Allah. Subalit hindi rin natin dapat ikubli kung paanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpaumanhin sa mga nang-alipusta sa kanya sa Makkah, Madina, Taif at iba pang mga lugar sa iba't ibang mga panahon.
Hindi lamang ang Charlie Hebdo ang umalipusta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maging ang Jyllands Posten ng Denmark ay nakilala rin sa kanilang mga malalaswang paglalarawan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit paano ba marapat na tumugon ang mga Muslim? Una, marapat na ituro natin sa mga tao ang tunay na kasaysayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung siya ba talaga ay pedophile o terorista o antikristo tulad ng inilalahad ng mga kalaban ng Islam tungkol sa kanya. Marapat na labanan natin ang digmaang intelektual laban sa Islam sa pamagitan din ng digmaang intelektual laban sa kamangmangan at maling mga impormasyon na lumalaganap dito. Dahil tunay na sa panahon ngayon, na kapag iniinsulto ang mga bakla ay tinatawag itong homophobia. Kapag iniinsulto ang Hudyo ay tinatawag itong anti-Semitism. Subalit kapag iniinsulto ang Islam at ang mga Muslim, ito ay tinatawag na freedom of speech. Sa pamagitan lamang ng intelektual na digmaan natin malalabanan ang kabalintunaan nito. Double standard na umiiral sa mundo dahil kinikilala nilang Islam na isang relihiyon na katawa-tawa at relihiyon na kalaban ng sibilisasyon. Hindi natin marapat na gantihan ng sandata o karagdagang insulto ang mga tao, lalong-lalo na sa pag-iinsulto sa kanilang relihiyon. Sinabi ni Allah, huwag ninyong hamakin ang kanilang mga dinadasalan liban pa kay Allah, dahil mumurahin din nila si Allah ng may pagkamuhi at walang kaalaman. Ikalawang maaring gawin ng mga Muslim tuwing ang iniinsulto ang Islam, ay gumawa tayo ng mga legal na hakbang laban sa mga umaalipusta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang marami sa mga bansang Muslim ay gumamit ng diplomasya sa pagpapauwi ng kanilang mga ambasador mula sa mga bansang sumusuporta sa paglapastangan kay Propeta Muhammad, at maraming mga bansang Muslim din ang nag-boycott ng mga produkto ng mga bansang ito. Kahit dito sa Pilipinas ay may mga batas na maaari nating pagsanggunian upang pangalagaan ng karangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang anumang bahagi ng Islam mula sa anumang uri ng pagsalakay. Ang mga pagrarali na minsan ay umaabot sa mga rayot at kaguluhan ay hindi rin sang-ayon sa mga batas ng Islam. Ang Islam ay nagtuturo ng tahimik at mapayapang paglutas sa anumang suliraning panlipunan. Hindi tayo katulad ng mga makakaliwang grupo na ang nais nila sa kanilang pagrarali ay ang pagningasin ang damdamin ng mga tao nang sa gayon ay magkaroon ng rebelyon at kalabanin ng gobyerno. Ikatlo, ang gantihan natin ang mga ito sa pamagitan ng mainam. Sinabi ni Allah, hindi magkatulad ang kabutihan at kasamaan. Gumanti sa pamagitan ng mas mainam na dahil dito, ang siyang sa pagitan mo at pagitan niya ay may away ay magiging tulad ng mabuting magkaibigan. Walang nabibigyan nito liban na lamang sa mga nagtitiis, at walang magkakamit nito liban na lamang doon sa may malaking bahagi ng kabutihan. Kung bubulungan ka ni Satanas ng isang bulong ay magpakupkup ka kay Allah. Tunay na siya ang nakaririnig at nakaalam. Panghuli, ang mga Muslim ay maaring kumuha ng aral mula sa isang tagpo sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang siya ay inaalipusta ng asawa ni Abu Lahab at tinatawag siyang Mudammam. Sinabi niya sa kanyang mga sahaba, hindi ba kayo nagtataka kung paanong ako'y pinangangalagaan ni Allah mula sa pang-iinsulto ng Quraysh? Minumura nila ang pangalang Mudammam, samantalang ang pangalan ko ay Muhammad. Ibig sabihin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagpapaapekto sa pang-aalipusta sa kanya dahil siya ay si Muhammad. Ang tunay niyang pangalan ay si Muhammad at hindi si Mudammam. Kaya maaari rin nating itanim sa ating mga puso at isip ng anumang paglalarawan nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa masamang paraan, gaano man kalaswa, ay hindi totoo at kathang isip lamang. Kaya marapat na tayo'y tumugon sa mahinahon, makatarungan at mapayapang paraan.